our values and refocused our visions. What do we mean by refocused visions? Let us take a few. But the main issue is accommodation. Gagawa po tayo niya. Took over the management of the second largest salt farm in the country. This is through a production sharing memorandum. Business and livelihood opportunities multiplies economic activities, builds more infrastructure, more power effect, and connectivity, especially at east-west highway. We were kind of shopping around, looking for partners, to the point that I have talked to the congressmen, the agencies, especially in mga ayusin naman natin yung construction ng mga gusto nung first part ng aming SOPA. Anong projection nyo for the next 2 years for Pangasinan and beyond 2 years? Well, we are in the right track. At this point, lamarsa pa tayo. 9 months. Manganak na. Parang manganak na eh. Everything, parang ano yan, sa buong pagbubuntis, yung ginagawa namin eh, parang umubuo muna ng konsepto, ng plano, so consultation, check-ups, kumbaga. And then siguro itong 9 months, madi-deliver na yung simula ng ating mga dapat na ito. Mabubuo na yung Pangasinan ng galing talaga. Yes, that's the... Kasi ano eh, ang prinsipyo namin hindi yung kailangan number one ka, yung ranking eh. Hindi. The mindset should be excellence, because if you excel in all the things that you do, you know, ranking does not matter anymore eh. It will get you for the brand, for the way of how you do things, yung principle and practice of excellence. You would want you for that. That's your premium and that's gonna be your brand. So ang pakiramdam ng mga misis na magaganda, ang original na ligas. Ayan. Bago ba ako na-miscal nyo, tapos biglang gano'n. How does it feel that seeing your husband fully governing for the last 10 months? We're very proud of them. From now? Labang siya sa ngayon. Maganda yung labang personal congratulatory message. Congratulations. Wow! Wow! Para lang sa mga taga-Pangasinan or connected din ito sa inyong mga batang mga anak? Kasi nakita ko sa profile nyo, apat, di ba? Apat. Of course, we're doing this for our kids. Sabi ko, yung future generation, kasama po yung mga anak namin, kasama po lahat yun collectively. We are doing this to establish and develop a province that will be so beautiful, that will take care of its people, that will have peace and order, that will have all the great opportunities. That's the vision of Pangasinan. And this SOPA, or the State of the Province Address, marks the opening and preparation for Agaw na Pangasinan and the Pistay Dayat. Yes, Pistay Dayat. So can you tell us more about it? Kasi para part nun ang ating limgas na Pangasinan. Yes, yes. Well, originally yata ang mga SOPA device mo. Usually, third quarter or fourth quarter of the year. January ba? Usually, third or fourth quarter. So kami, usap kami that I think yung ibang mga plano will be very much ready by the third month of the year. Kasi plano-plano pa lang muna eh. So kaya po nabuo namin ito. Iba kasi, kung mapapansin nyo, naka-bicycle, naka-first meeting, second meeting pa lang. Yun as they have to undergo a process. But we have to report that kasi nangyayari na yung mga plano. So, yung limgas, of course, it's part of the festivities of the province, yung mga pag-showcase natin sa magagandang mga Pangasinense. At yung Pistay Dayat ay
pista ng dagat. Yan na po ang tradisyon ng festivity sa probinsya. Yeah, tama po. So April 5 will be the celebration of the Ago ng Pangasinan. And this will be culminated by the crowning ng Limgas, I believe April 29. And then of course, yung Pisay Diet ng May 1, which will be finished by a symbolic cleanup on May 2nd, which basically marks the closing naman. Tsaka birthday ni Maestro. Maglilinis po tayo ng alas 6 na umaga sa pagiging golf invitado. I mean, yung modernization na plano nyo for Pangasinan, plano din nyo ba dahil ito sa pag-attract nyo ng turismo dito sa bayan ng Pangasinan? Kasi di ba, pistay, ang dami nang nakakaalam dito sa inyong pistay dagat. So, are we going to make this more attractive to our international tourists? Yes. Di ba sabi ko sa aking SOPA na para yung pieces of the jigsaw puzzle ay unti-unti nang nabubuo. So, you need each and every piece of that puzzle upang mabuo mo yung malaking larawan or the big picture. So, nilahat ko yung mga dapat gawin na kung maging successful tayo dito, we will achieve the vision of a province with great opportunities. No? Ang ganda nun eh. Parang, alam mo, nung araw, pag pupunta ka sa Amerika, the land of opportunities, di ba? Parang ganun din, punta akong Pangasinan dahil daming mga opportunities na for me, no? For a professional, for an individual. Gusto nyo nga ayusin yung sistema ng turismo, eh, di ba? Kasi kanina narinig namin pa, nung habang nakikinig kami sa inyo, na gusto nyo, bago pa dumating dito sa Pangasinan ng mga turista o mga bisita, arrange na pati ang tricycle, eh, di ba? Alam nyo, di ba? Social media, lang bagay na. Meron yung mga expectation versus reality. Sa expectation, napakaganda ng kwarto, napaka-friendly ng mga... Ang ganda ng kuha, ang ganda ng beach. Reality, ang daming basura, taga ang pamasahe, mga services, issue, hindi maganda yung kwarto. So yun ang gusto nating ayusin. So kasama po yan, no? You cannot attract tourists, especially right now with social media. With one bad experience, wala ka ng return client. So yun po, kailangan na ayusin po natin yun. May kaugnayan ba ang pagiging magkasundo ng governor and vice governor at pagiging bata kayo dahil talagang parang yung inyong mga plano ay taga naka-gear towards the younger crowd lang din ba? Ay naman, malaking bagay yung nagkakaisa. Parehas kami ng plano, parehas kami ng direction ni Gov. Yes. It's an advantage na hindi kami nagkakalayo sa inyo because we are pretty much in the same generation, so we understand each other. Kulang na lang, eh, parang magiging dati lang kami ni Gov, alam na namin yung direksyon na tatahakin lang ng plano. Both in management styles, pagkikitungo sa mga ibang opisyales, sa sabunyang padalawigan. So it's a big advantage na magkasundo talaga ang governor or vice governor. At nakikita naman po ng ating mga leaders, including the chief executives, including the members of the board. Having a good relationship between the chief executive and the chief policymaker of the province is a big advantage at maganda ang kinatutungan. Nakikita naman po natin, tinanim na po ng ating, tinanim ng probinsya at mga inisyatibo na ating gobyerno. Yung mga plano, nagsisimula na pong tumubo, sabi nga, 9 months para pag-bundis. So may ilan na po na nag-sprout, may ilan na po tayong tinanim. Mahirap naman ng sabay-sabay. Mag-ani, mamaya, pag-tag-tuyot, wala ka na ani. So it's a well-planned program that, like I said, last Friday, we had some visitors here in the province. Visit Pangasinan again in 6 months, come back again after another year, and come back after 2 years. You will see the difference of what we are doing here in the province. Hopefully we get to visit Pangasinan again and see the improvements. I've sabi niyo yun. Nag-uusap po kami ni Vice Lord na after our political career, kinukonsider po namin na bang showbiz. Sige na, mag-flex na tayo. Pero Gob, sa ano, sa lahat ng projects na nabanggit mo kanina, future projects ng Pangasinan, ano yung pinaka-achievable na magagawa na towards the end of your first term as governor? Well, halos lahat yan masisimulan. Yung construction type,
construction period. Yun lang naman yung usapan. Kasi we are now in the planning stage. Pero yung iba kasi, puro plano ng plano, wala namang bala. E na-secure na namin yung bala. Meron na yung funding for the big projects for the province. So we're just waiting to finalize the plans and go through the process at mag-groundbreak na po sa mga nais namin mga proyekto sa lalawigan. So achievable, but it depends on the construction period. It depends on some factors like kung palisada, gaano mo ma-establish ang road right-of-way. So yun po yung mga factors in between para malaman natin kung kailan matatapos, achievable ba yung timeline. So yun po. But definitely, masisimulan po this trip. Good luck po, good luck. Pa mga projects na nabanggit po natin kanina that you want to tell right where we can put that. Okay, sa ating mga kababayan, of course, gaya po nung sinabi natin, ang ating liderato ay unify sa pinagkakaisa. Nakita nyo naman, walang magpretensya dito para sa ikabubuti ng ating lalawigan. And with that, rest assured that our province is in good hands. At maganda ang patutunguhan ng ating minamahal na lalawigan ng Pangasinan. Sir, mentioned a while ago sa inyo pong SOPA, ito pong offer na, if I'm not mistaken, 50,000 job offers sa inyo po sa Pangasinan. How will the province manage or paano masusolusyon natin ganitong problema? That is the campaign promise, paano malakad tayo by scope. 50,000 jobs in our term, kailangan mag-produce po natin yan. So, you know, with not much in initial mga investments pa dito in our first 9 months, we were able to connect 3,011 of our kababayans. Nakahanap po sila ng employment naman to our peso. Pero hindi sapat yun because 50,000 jobs. Sa Binalonan noon, we were able to bring in the economic zone, yung Sumi North Philippines, Sumitomo, to promise 10,000 jobs. Ngayon, nung nagpirmahan po kami ni Secretary Acusar ng DSUD, sabi niya, yung 6 million na planong pabansang pabahay ni Presidente, at least nasabi niyo sa probinsya niyo na in 10 years, lipat po kami halos araw-araw. Alam nila, Biscope, yan yung mga nakasama natin. Alam mo yung mga pilapil natin, ang dami niliin, di ba? Usually, individual farmers own parcels of land below 1 hectare. Di ba, sa yung economies of scale. So, Pangasinan, we'd like to congratulate Governor Guico for a very successful State of the Province address. Karamihan po ng tanong ng ating mga kababayan, ng ating mga board members. Pag may konting advance info ng ating board, ay mas nasagot po at nabigay po ng detalye ng ating